Damang-dama ni Nicole ang mainit na yakap ni Gideon sa kanyang katawan. Ang mga haplos nito sa kanyang buhok at panakanakang dampi ng halik sa noo habang sila ay nakatanaw sa papalubog na araw. "Ang ganda!" sambit niyang maingiti sa labi. Gumalaw naman si Gideon at pinagmasdan siya sa mukha. "Maganda nga." Anitong maingiti rin sa labi. "Ang paglubog ng araw ang tinutukoy ko, mahal." Ani Nicole. "Pero para sa akin, ikaw lang ang tanging maganda sa paningin ko. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka, my soon-to-be wife." Ani Gideon habang hawak ang kamay ni Nicole. Hinahaplos ang daliring maisingsing. Pareho nilang tiningnan iyon. Ang singsing na simbolo ng wagas na pag-ibig ni Gideon para sa kanya. Muling napangiti si Nicole sa kapinagmasdan ng mukha ng binata. Nang unti-unti nitong inilalapit ang mukha ay kusa siyang pumikit. Nakahanda na sa susunod na mangyayari. "Okay, cut!" Sigaw ng direktor sa hindi kalayuan. Automatikong naglayo ang dalawa at lumapit si Nicole sa pwesto ng direktor. "Kamustang shot namin, Direk? Ayos lang ba?" tanong niya sa direktor. "Magaling! Damang-dama ko ang feelings yung dalawa ni Gideon. Pero, mas maganda sana kung itunuloy niyo ang kissing scene." Komento ng direktor. "Ganun ba, Direk? Medyo hindi pa po kasi kami ganun ka-close ni Gideon kaya nakakailang pa na gumawa ng ganong eksena." Mabilis naman siyang nagpaalam sa direktor nang makitang papalapit din si Gideon. Dumiretso si Nicole sa tent na para sa kanilang mga artista. "Anne, bigyan mo nga ako ng wipes." Utos niya sa personal assistant. Pagkabigay nito ng kanyang kailangan, ay eksakto namang pumasok din sa tent si Gideon na tila sinusundan siya. Automatiko namang sumama ang tingin ni Nicole sa binata. "Hindi naman kasama sa script yung kiss, Gideon. Ba't ka nag-adlib?" Reklamo niya. "Kiss lang yun sa noo, Nicole. Huwag kang OA." "Anong sabi mo? Napagmitingan na natin na walang kiss na magaganap kahit anong kiss pa yan. Basta wala. Ikaw ang bumalis sa napag-usapan." Anyang hindi napigilang magtaas ng boses. Tila bale wala naman kay Gideon ang sinabi niya na mas lalong ikinainis ng dalaga. "Sa dinami-dami ng pwedeng maka-love team, ikaw pa talaga. Ang malas ko naman." Anya. "Sa tingin mo, ginusto ko to, Nicole. Kung ako lang din naman ang tatanungin, ay ayaw rin kitang makapares. Huwag mo sa akin isisi ang lahat dahil kayang-kaya kong pumili ng makakaparehang papalit kay Beatrice. Tinanong ko lang naman ang management kung papayag kang ipartner sa akin, pero pumayag ka naman agad. Kaya sisihin mong sarili mo, huwag ako." Mahabang litanya nito. "Kaya mo palang pumili ng makaka-love team, ba't di mo ginawa? Saka, hindi lang ako ang pumayag, pati rin ikaw, kaya kasalanan mo rin." Anyang hindi napigilang itapon sa lupa ang gamit na wipes dahil sa inis. Sa kagustuhan ni Nicole na pasukin ang mundo ng pag-arte, sa kabila ng magandang karera bilang modelo, ay pumayag siyang maipares kay Gideon. Ang binata ay matagal na sa showbiz at orihinal na ka-love team nito si Beatrice. Ngunit nang magbuntis at magpakasal ang naturang aktres, ay tuluyan na itong nagpa siyang magretiro. Sa kabila ng umuusbong na magandang karera bilang love team, ay walang ideya ang karamihan na dating magkasintahan sina Nicole at Gideon, na hindi naging maganda ang paghihiwalay. Iilan sa mga nakakaalam ay ang manager ng dalawa na si Janice at ang kanya-kanyang personal assistant na sina Anna at Mark. Ang mga ito rin ang tag-aawat sa oras na magbangayan na ang dalawa. "Miss Nicole, tama na po at baka marinig kayo ng ibang staff." Awat ni Anna. "Ikaw rin, Sir Gideon. Kailangan nyo na pong kumalma." Awat rin ni Mark na siyang personal assistant ng binata. "Malapit nang matapos ang shoot kaya huminahan kayo." Dagdag pa nito. Parehong natahimik sina Nicole at Gideon nang ipaalala nito na ngayong araw na ang huling shooting nila sa drama na pinagbibidahan nila. "Mabuti't pinaalala mo, Mark, dahil sawang-sawa na akong makita ang amo mong yan." Hirit pa ni Nicole. "Anna,
Lalabas lang ako sandali at naalibadbaran ako sa mga taong nandito. Dagdag niya pang walang ibang tinutukoy kundi si Gideon. Naglakad-lakad naman sa tabing dagat si Nicole upang maibsan ang inis na nararamdaman sa binata. Kahit 3 taon na ang lumipas, ay sariwa pa rin sa kanya ang sakit ng ginawa sa kanya ni Gideon. Ang taong naging dahilan kung bakit nahihirapan siyang magtiwala sa mga lalaking nanliligaw sa kanya mula noon. Pakaramdam niya ay tila pinagkupustahan lang din siya ng iba gaya ng ginawa ni Gideon noon sa kanya. Na isang malaking challenge lang para sa iba ang mapaibig at makuha ang matamis niyang oo. Sa sumunod na araw ay nasa isang mall si Gideon at Nicole para mag-shoot ng commercial sa isang kilalang jewelry brand. Kunot na kunot ang noo ng dalaga matapos siyang makita. Hindi man lang pinaabot ang 1 linggo. Bubulong-bulong pang sabi ni Nicole. Ang alin? Ani Gideon, huwag mo kong kausapin. Ani to sabay irap. Napanganga naman siya sa katarayan ng dalaga kaya si Ana ang kanyang binalingan. Anong problema ng amo mo, Ana? Bahagya naman itong lumapit para bumulong. Kanina pa po kasi siya nagre-reklamo na hindi man lang pinaabot ng 1 linggo ang pahinga bago kayo makita. Pagak na natawa si Gideon. Ano pa bang aasahan? Eh, love team nga kami. Dapat expected na niyang araw-araw kaming magkikita. Saka hindi lang siyang gusto ng 1 linggong pahinga. Ako rin. Bigla namang napalingan si Nicole at naguguluhan siyang tinignan. Ano nga ulit yung sinabi mo? Wala. Anya saka umalis para magpalit ng damit. Pagbalik ay nakaayos na rin si Nicole. Pagpuwesto nila sa harap ng kamera ay saglit silang kinausap ng direktor para sa dapat gawing pag-arte. Kailangan nilang magmukhang in love na in love sa isa't isa. Kaya inilingkis ni Gideon ang braso sa bewang ni Nicole habang ang dalaga ay bahagyang nakahilig sa balikat niya. Ngiti ka naman, Nicole. Para magmukhang convincing ang acting natin. Alam ko, pero nakakabwisit ka kasi, Gideon. Gawin mo na lang para matapos na tayo rito. Sa tingin mo ikaw lang ang naiinis? Ako rin, kaya umayos ka. Dumaan ang iritasyon sa mga mata ni Nicole. I hate you. Mahinahon ngunit puno ng puot nitong sabi bago tuluyang umarte gaya ng utos ng direktor. Mabilis nilang nagawa ang eksena sa kagustuhang matapos agad ang shoot at pareho ng malayo sa isa't isa. Kahit pa may mangilan-ngilang tao na gustong magpa-picture ay nagkunwari na lamang si Gideon na masama ang pakiramdam. Dumiretso siya sa van at pagod na naupo. Nakakapagod kang mahalin, Nicole. Bulong niya. Aminado si Gideon sa nagawang pagkakamali noon. Pero kung minsan ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod na suyuin at makipag-ayos sa dalaga. Kahit iyong kapatawaran lang ito ay hirap na hirap pa siyang makuha. Ilang sandali pa ay nagmulat ng mga mata si Gideon nang may kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Bakit? Aniya kay Mark nang buksan nito ang pinto ng van. Nasiraan ang sasakyan sina Miss Nicole. Pinapatanong kung pwede ba raw silang sumabay. Tumango lang si Gideon at ilang sandali pa ay dumating ang 2 babae. Maraming salamat Sir Gideon. Ani Ana nang umpisahan itong ilipat ng ilang gamit sa van. Pagsakay ni Nicole ay umirap na naman ito sa kanya. Thank you sa pagkapasakay, Mark. Ani Nicole na sa personal assistant nagpasalamat sa halip na sa kanya. You're welcome, Nicole. Nang-aasar na sagot naman ni Gideon. Whatever. Ani to na muli siyang inirapan. Pag-uwi sa apartment ay hinagis lang ni Nicole ang bag sa sofa saka nagtungo sa banyo para mag-shower. Iiwan ko na lang po dito yung gamit, Miss Nicole. Ani Ana. Sige, pakisabihan yung talyar na pinagdalhan sa van na ayusin nila ng maigi ang sira ng sasakyan para hindi na tayo nakikisabay sa Gideon na yun. Ani Nicole. Okay po. Ani to bago tuluyang umalis. Paglabas ni Nicole sa banyo, ay eksakto namang tumatawag sa cellphone si Rachel.
isa sa malalapit niyang kaibigan. Hello, bestie! Nasaan ka ngayon? Anito mula sa kabilang linya. Nasa apartment. Katatapos lang mag-shower. Bakit? Tamang-tamat na sa malapit lang ako. Pwede ko kong pumunta riyan? Anito. Oo naman at marami akong gustong ichika sa'yo, Rachel. Huhulaan ko. Tungkol na naman to kay Gideon, no? Natumbok agad ni Rachel ang gusto niyang pag-usapan. Nakakainis talaga siya, bestie. Makita ko lang ang pagmumukha niya, ay naiirita na agad ako. Sumbong niya. Gusto mo bang pagsabihan ko ulit si Gideon? Nako, hindi natatalab sa taong yun ang sasabihin mo, Rachel. Ano kaya kung balian mo na lang ng kamay? Natawa naman ito. Ano ka ba? Hindi ko yun pwedeng gawin, no? Kaibigan ko rin siya. Ani Rachel. Si Rachel at si Gideon talaga ang tunay na magkaibigan, kaya rin sila naging malapit na dalawa. Ngunit kahit naghiwalay na sila ng binata, ay hindi nagbago ang pagkakaibigan nila ni Rachel. Kahit na nagiging sumbungan pa nga niya ito, kapag naiinis siya kay Gideon. Nasa tapat na ako ng apartment, bestie! Ani Rachel. Pinuksan ni Nicole ang pinto kahit nakatuwalya lang at mahigpit na niyakap si Rachel. Ang tagal kitang hindi nakita. Ani ang napatili pa sa tuwa. Ano ba? Basa ka pa! Hiyo rin ni Rachel habang natatawa. Mag-iis ka nga muna at baka may makita pa kung hindi dapat. Dagdag pa nito. Agad namang nagbihis si Nicole para makipagkwentuhan dito sa may sala. Buti na lang talaga't nandito ka, Rachel. Stress na ako sa trabaho. Mapagduda naman itong tumingin. Eh, ba't ang blooming mo pa rin? Hindi naman halatang stress ka. Tukso nito. Ay naku, nambola ka pa. Bagong ligo lang ako, no? Anya. Totoo kaya, mana ka sa akin eh. Hirit nito at sabay silang nagtawanan. Gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos tumawa. Matanong ko lang. Hanggang ilang taon ba ang contract niyong dalawa ni Gideon bilang love team? Biglang tanong nito. 2 years ang pinirmahan namin, pero pwede pang mabago depende kung mag-workout ang love team o magbagong isip ng management. Ani Nicole. Ilang months pa lang pero nai-stress ka na. Kaya mo pa ba hanggang 2 taon? Hindi ko alam, Rachel, pero ito talaga ang gusto ko eh, ang umarte. Gusto mo bang kausapin ko si Gideon? Sure kung papayag yun na kausapin ng management para mabago ang contract niyong dalawa. Mungkahi pa nito. Nagpapasalamat naman si Nicole sa concern ng kaibigan. Ngunit hindi naman ata tama na magdesisyon ito para sa kanilang dalawa ni Gideon. Naku, maabala ka lang. Ang mas mabuti pa ay ibang bagay na lang ang pag-usapan natin kaysa puro trabaho. Pag-iiba ng topic ni Nicole. Hindi naman, ang mahalaga sa akin ay makatulong sa inyong dalawa ni Gideon. Anito. Thank you, bestie, pero hayaan mo na yun. Ilang minuto pa ang lumipas nang magpasya si Rachel na umuwi na. Don't worry at kakausapin ko si Gideon. Pahabol pa nito bago tuluyang umalis. Ilang araw pa muli ang nagdaan nang sunduin si Nicole ng manager na si Janice. Pinapatawag silang dalawa ni Gideon para sa isang exclusive meeting. Habang nasa van kasama ang binata, ay panay naman ang paalala ni Janice. Haharap kayo sa producers kaya iwasan yung mag-away o magtinginan ng masama sa isa't isa, okay? Anito. Hindi naman ako yung mahilig makipag-away at laging umiirap. Ani Gideon. Automatikong dumapo ang masamang tingin ni Nicole sa binata. Anong sabi mo? Nicole, kakasabi ko lang pero nag-uumpisa na naman kayo. Saway ni Janice. Sinimulan niya kasi eh. Wala naman akong sinasabi rito. Masyadong paepal. Aniya sabay irap muli kay Gideon. Tigilan niyo muna yung away niyong dalawa at mag-focus kayo sa trabaho. Be professional! Paalalang muli ni Janice.
Pagdating sa company building ay humarap sina Nicole at Gideon sa mga producer na gusto silang kuning bida para sa isang pelikula. Ngunit nagdalawang isip agad si Nicole. Ang role kasi na ino-offer sa kanya ay asawa ng character ni Gideon. Bukod roon ay kailangan nilang tumira sa iisang bubong. Hindi po ba pwedeng separate kami ng bahay na titirhan? Ani Nicole matapos malaman ang kondisyon ng mga producers. Pwede naman, pero nang bisitahin namin ang location, ay isang bahay lang ang available sa lugar na pwedeng rentahan. The rest ay masyado ng malayo. Saka, hindi lang naman kayong titira roon dahil makakasama niyong ibang cast. Tugon ng isang producer na si Alan. Nagsalita naman si Gideon. May camper van ako. Pwedeng doon na lang ako kung hindi ka komportable, Nicole. Oh, problem solved na pala! Sabi pa ng producer na si Vivian. Sabay-sabay namang nagkatinginan sina Nicole, Gideon at Janice. Alam nilang tatlo na malayo sa katotohanan ang komento ng producer dahil silang dalawa mismo ni Gideon ang tunay na problema. Kaya matapos ang meeting sa producers ay nag-emergency meeting din silang tatlo. Isang magandang opportunity to, Nicole. Magiging first movie mo to kung sakasakali. Ani Janice na masaya para sa kanya. Pwede ko bang hindi tanggapin, manager Ja? Parang hindi pa kasi ako ready sa ganitong kalaking proyekto. Ani Nicole. Biglang naglaho ang tuwa sa mukha ni Janice. Nicole, hindi mo pwedeng palampasin ang ganitong proyekto. Kaya pag-isipan mo mabuti. Tama si manager Ja, Nicole. Sabat naman ni Gideon. Hindi lahat ng artista ay nabibigyan ng ganito kagandang offer. Kaya wag mo sayangin. Magsasalita muli sana si Janice nang tumunog ang cellphone nito. Pinapatawag ako ng CEO kaya iiwan ko muna kayo rito. Pagkaalis nito ay pareho silang natahimik ni Gideon. Talaga bang hindi ka pahanda? O baka dahil sa role? Biglang kausap ni Gideon. Pareho. Tipid na sagot ni Nicole. Napabuntong hininga ang binata. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Nicole. Pero pwede bang isang tabi mo muna at gawin natin ang magkasamang pelikula? Promise, after ng shoot ako na mismo ang kakausap sa management para i-terminate ang contract. Ani to. Biglang napatingin si Nicole. Kinausap ka ba ni Rachel tungkol dito? Oo. Sinabi niya sa akin ayaw mo na talaga akong makapareha sa kahit anong proyekto. Kaya hindi na kita papahirapan pa, Nicole. Pero sana, pag-isipan mo tong mabuti. Kaya nang sinabi ni Manager Ja, ay malaking oportunidad dito para sa'yo. Pagkatapos, isisikapin kong hindi na mag-cross ang landas nating dalawa. Ani Gideon. Natigilan naman si Nicole sa sinabi ng binata. Sa unang pagkakataon matapos nila noong magkahiwalay, ay ngayon lang sila nagkaroon ng matinong pag-uusap at hindi niya iyon inaasahan. Sa mga sumunod na araw ay naging abala silang dalawa ni Gideon sa sunod-sunod na guesting sa telebisyon at mall show, kaya nakaligtaan na niya kung tatanggapin ba ang proyekto o hindi. Hanggang sa muli silang pinatawag ng producers para sa final line-up ng cast. Dito na pagdesisyon na ni Nicole na tanggapin na talaga ang proyekto. At tatlong araw nga bago ang shooting ay lumuwas pa Marilao. Sa probinsya ng Bulacan, ang buong production team at cast para makapaghanda sa lokasyon. Tulad ng napag-usapan ay sa narentahang bahay titira si Nicole at ang ibang cast. Habang si Gideon at ilang matatagal na sa industriya ay piniling sa kanya-kanya na lamang camper van magstay. Gusto ko rin magkaroon ng camper van, sabi pa ni Mika, isa sa mga cast at makakasama ni Nicole sa kwarto. Nakatanaw ito sa labas ng bintana kung saan nakapark ang camper van ni Gideon. Ilang months ka na nga pala sa showbiz, Mika? Tanong ni Nicole. Ha? Anito na ang tingin ay nasa labas pa rin. Nang sundan ni Nicole ang tingin ng aktres ay si Gideon pala ang tinititigan nito. Bigla siyang nakaramdam ng iritasyon.
Ang sabi ko, kung ilang months ka na sa showbiz. Pag-uulit niya. Mag-iisang taon na po. Anito. May gusto ka ba kay Gideon? Kanina ka pa kasing nakatitig sa kanya. Wala nang paligoy-ligoy na tanong ni Nicole. Natataranta namang umiling si Nika. Hindi po. Tanggipan ito. Ngunit hindi mo ipagkakaila ang bigla ang pagkapula ng pisngi nito kahit itanggi pa ang totoo. Anong nagustuhan mo sa kanya? Usyosong tanong ni Nicole. Napanganga si Nika ngunit hindi naman makapagsalita. May kukunin nga po pala ako. Anito, saka nagmamadaling lumabas sa kwarto. Pag-alis nito ay inis na nilapitan ni Nicole ang bintana para isara. Nagtama pa nga ang tingin nila ni Gideon na inirapan niya. Ilang sandali pa ay nasa tapat na ng kwarto niya ang binata. Anong problema at iniirapan mo ako? Anito habang nasa hamba ng pintuan. Hindi nakapagsalita si Nicole. Nabigla rin siya sa pagsugod nito. May iba tayong kasama rito. Kaya iwasan mong tingnan ako ng ganyan, Nicole. Alam ko, kaya umalis ka na at may gagawin pa ako. Pasusot na sagot niya. Tumangulang si Gideon sa katuluyang umalis. Dali-dali naman niyang isinira ang pinto at napasandal dito. Bakit ba kasi ako biglang nainis? Kausap pa niya sa sarili saka dinama ang pusong kumakabog dahil sa kaba. Kaya buong araw tuloy niyang iniiwasan ang binata dahil sa hiya. Ngunit pagsapit ng gabi, ay walang nagawa si Nicole ng tawagin para sa hapunan. At kung minamalas pa nga, ay ang upuan na lamang sa tabi ni Gideon ang bakante. Mabuti't nandito ka na, Nicole. Si Gideon ang nagluto ng lahat ng to. Ani Robert, isa sa mga cast at veteranong aktor. Pagtingin ni Nicole ay puro nga mga paborito niyang pagkain ang nakahain. Napatitig tuloy siya sa binata. Kain na, Nicole. Ani Gideon. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano pero hindi niya maiwasan. Dahil nilulutuan talaga siya ni Gideon ang pagkain kahit nung sila pa. May talento talaga sa pagluluto ang binata. Unang subo sa pagkain ay nagbalik sa alaala ni Nicole ang nakaraan. Iyong saya at kilig na naramdaman niya sa tuwing pinagluluto siya ni Gideon. Maya-maya pa ay tumigil siya sa pagkain at napatayo. Sorry pero nagda-diet nga pala ako. Dahilan niya sabay alis. Hindi niya masikmurang kainin ang luto ni Gideon dahil bumabalik lang ang sakit na naramdaman niya noon. Sa kwarto ay sinundan siya ni Janice. Anong problema, Nicole? Anito. Hindi ko lang kayang kainin yung niluto ni Gideon. Pag-amin niya. Pero hindi pwedeng wala kang kainin. Ano bang gusto mo, tulutuan kita? Ayos lang talaga ako, manager Ja. May dala naman akong pagkain sa bag. Yun na lang ang kakainin ko. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Janice at hindi maiwasang magsalita. Alam kong hindi naging maganda ang paghihiwalay niyo ni Gideon. And no offense meant. Pero ganun ba talaga kasakit ang ginawa niya sa puntong apektado ka pa rin hanggang ngayon? Minahal ko siya ng sobra kaya hindi niyo ako masisisi kung ganito pa rin ako kabitter. Pag-amin niya sa manager. Eh ngayon ba? Mahal mo pa rin si Gideon? Hindi na, manager Ja. Yung sakit na lang ang nandito hanggang ngayon. Kaya siguro inis na inis pa rin ako pag nakikita siya. Okay, naiintindihan ko. Kung ayaw mo talagang sumabay sa amin kumain, ay hindi na kita pipilitin pa. Sige, babalik na ako ron. Kainin mo yung dala mong pagkain, hindi pwedeng wala kang kainin. Anito. Pagkaalis ni Janice ay nahiga naman si Nicole sa kama. Tuluyan siyang nawala ng ganang kumain at inabalan na lamang ang sarili sa cellphone hanggang sa makatulog. Nang magising ay madilim na ang kwarto at natutulog na sa kabilang kama si Nika. Nakaramdam siya ng uhaw kaya lumabas siya ng kwarto para kumuha ng maiinom. Pagdaan sa may sala, ay nakarinig siya ng ingay mula sa labas,
kaya sumilip siya sa bintana. Diba, wala kang girlfriend ngayon, Carl? Annie Roberts sa kasamahang aktor na bago lang sa industriya. Wala po. Career mo nang iniisip ko ngayon. Sagot nito. Naku, ganyan din ako dati. Puro trabaho kaya matanda nang nakapag-asawa. Kaya kung ako sa'yo, hindi mo rin dapat kinakalimutan na makipag-date bago mahuli ang lahat. Binalingan din ito ang iba pang kausap. Ikaw na, Gideon. Single ka, di ba? Umiling naman ito. Busy rin ako sa trabaho gaya ni Carl. Ani, Gideon. Naku, pwede nyo namang pagsabayin ang trabaho at love life. Kay Nicole ba? Hindi ka interesado? Ang lakas pa naman ang chemistry niyong dalawa. Bagay na bagay kayo. Ani Robert, nabigla si Nicole nang marinig ang sariling pangalan. Bigla siyang kinabahan sa isasagot ni Gideon sa tanong ni Robert. Maya-maya pa ay naghiyawan ang ilang kalalakihan sa grupo habang nakatingin kay Gideon. Naguguluhan naman si Nicole dahil hindi niya makita ang reaksyon ng binata. Sinasabi ko na nga ba eh? Ah, ni Carl. Ano? Pinopormahan mo na ba si Nicole? Patuloy pa nito. Abang na abang ang ilang kalalakihan sa sagot ni Gideon. At maging si Nicole ay hindi napigilang ma-curious. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking kabilang sa production team. Oh, Miss Nicole, nandito pala kayo. Anito. Nataranta naman siya lalo nang magsilingunan ng grupong nasa labas at nagtama pa ang tingin nilang dalawa ni Gideon. Saka ba ay mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto si Nicole. Nakakahiya! Nahuli nila akong nakikinig. Nang makabawi, ay pinilit niya ang sariling matulog ngunit hindi niya magawa. Dumating ang umaga at hiyang-hiya si Nicole na harapin ang mga kasamahan. Pagbukas niya ng pinto ay nakaabang sa labas ng kwarto si Gideon. Anong ginagawa mo? Baka kung anong isipin nila. Wala akong pakialam. Saad pa ng binata saka ibinigay ang platong punong-puno ng pagkain. Don't worry. Hindi ako nagluto nito kaya kumain ka na. Kagabi ka pang hindi kumakain. Anito bago tuluyang umalis. Titig na titig si Nicole sa binigay ni Gideon. Gulong-gulo na talaga siya sa ikinikilos ng binata. Sakto namang napadaan si Carl. Good morning. Yung nangyari pala kagabi, pagpasensyahan mo na't pinag-uusapan ka namin, Miss Nicole. Anito ang napakamot pa sa ulo. Ayos lang, Carl. Muli pang humingi ng paumanhin si Carl bago siya tuluyang umalis. Nagpunta naman siya sa kusina para kumain. Dang matapos ay lumabas siya para sana hanapin si Anna. Ngunit iba ang kanyang nakita. Si Gideon at Nika na masayang nagtatawanan. Tila may sariling mundo mga ito at hindi man lamang siya napansin na dumaan. Nakaramdam ng inis si Nicole kaya bumalik na lamang siya sa bahay at tuluyang kinalimutan ang kailangan kay Anna. Sa araw ng shooting sa naturang pelikula, ay nagpa-practice na para sa eksena sina Gideon at Nicole. Nasa may kusina sila kung saan kukuhanan ang eksena. Si Nicole ay kunwari nagluluto ng pagkain. Ang bango naman ang niluluto ng mahal ko. Ani Gideon ay pinulupot ang braso sa bewang ng dalaga. Pero mas mabango ka, mahal. Dugtong pa niya ayon sa script. Agad namang nanigas sa kinatatayuan si Nicole. Kasali ba to sa script, Gideon? Oo, hindi mo nabasa? Aniya saka tinignan ito sa mukha. Agad na paiwas ng tingin si Nicole at dali-daling lumayo. Para naman nang hindi naman na kailangan practice ng ganitong eksena. Anito. Nagtaka naman si Gideon sa ikinikilos nito. At kahit nag-umpisa na ang pagrolyo ng kamera, ay kapansin-pansin ang madalas na pagkakamili ni Nicole na nagresulta sa paulit-ulit nilang pag-take ng eksena. Sorry po, Direk. Hinging paumanhin ni Nicole matapos makontento ang direktor sa eksena. Bagamat hindi nagkumbento, ay kapansin-pansin ang pag-iling ng direktor.
Okay, next scene na. Anito sa production team. Naging mabilis naman ang kilos ng staff para sa susunod na eksena. Habang si Gideon ay sinundan ng dalaga na pumasok sa bahay. Ayos ka lang ba, Nicole? Nag-aalala niyang tanong. I'm a failure. Ilang beses ako nagkamali kanina, Gideon. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi lang naman ikaw ang nagkakamali. Anya, pinapagaan ang loob ng dalaga. Tumingin si Nicole sa mukha niya at ilang sandali ay umiling. Magiging okay lang siguro ako kung wala ka. Anito saka lumayo. Nabigla naman si Gideon sa sinabi ng dalaga. Ano na naman ang nagawa kong mali, Nicole? Nahinto sa paglalakad ang dalaga, ngunit hindi naman lumingon. Pwede ba, Gideon? Lubayan mo na ako. Anito saka nagpatuloy. Okay, kung yan ang gusto mo, gagawin ko para sa'yo, Nicole. Aniyang may lungkot sa mga mata. Ilang araw na sa Marilaw ang buong team at kahit papaano ay nakapag-adjust na ang lahat. Sa shooting naman ay hindi na ganoong nagkakamali sa eksena si Nicole. Bahagya na niyang nakokontrol ang emosyon sa harap ni Gideon. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang kabahan at mailang, lalo na sa mga eksena na kailangan nilang umaktong sweet. Anong gagawin ko, Ana? Hindi pwedeng ganito ako palagi hanggang sa matapos ang shoot. Baka tuluyan na akong sigawan ni Derek. Sa tingin ko nga, nagpipigil na nga lang siyang singhalan ako kapag nagkakamali ako eh. Sumbong niya rito. Bakit? Ano po bang problema, Miss Nicole? Madalas ko nga pong napapansin na nagkakamali kayo eh. Natigilan si Nicole at nagdalawang isip. Ngunit ilang sandali pa, ay inamin na rin niya ang bumabagabag sa kanya. Kinakabahan kasi ako kapag ka-eksena si Gideon. Naiilang ako na ewan. Hindi ko talaga maipaliwanag eh. Naiilang ka po kay Sir Gideon? Ani Ana. Hinaan mo lang ang boses mo't baka may ibang makarinig. Kumunot naman ang noo ni Ana na tila nag-iisip. Hindi po kaya ay nagugustuhan mo na ulit si Sir Gideon? Imposible. Alam mo namang galit ako ron sa lalaking yun. Mapagduda namang tumingin sa kanya si Ana. Parang hindi naman na ganun kalaki ang galit niyo sa kanya, Miss Nicole. Kamakailan lang kasi ay napapansin kong medyo nagkakasundo na kayo ni Sir Gideon. Kinakausap mo na siya ng matino at hindi pa balang. Dahil lang yun sa may ibang tao sa paligid kaya ako ganun. Paglilinaw niya. Tumangutungo na lamang si Ana at hindi na kumondra. Nasa topic na rin lang naman din tayo, Miss Nicole. Pero, hindi po ba gumawa ng paraan si Sir Gideon noon na magkaayos kayo? Siyempre, ilang beses siyang nagsorry. Pero masyadong masakit ang ginawa niya noon para patawarin ko, Ana. Pero ngayon ba, hindi na kayo galit sa kanya? Usyosong tanong nito. Naniit ang mga mata niya para sa personal assistant. Marites ka rin eh, no? Siyempre, galit pa rin ako. Pero aaminin ko na hindi na ganun katindi tulad ng dati. Kung may chance na humingi siya ng isa pang pagkakataon, Miss Nicole, pagbibigyan niyo ba? Hindi siya nakasagot. Bumalik na nga lang tayo sa trabaho, Ana. Anong alit yung susunod na eksena ko? Pag-iiba na lang niya ng usapan kaysa sagutin ang tanong nito. Bedsy na po ata. Hindi ba sinabi sa inyo kanina? Nabigla si Nicole at saka inalala kung ano nga ba ang sinabi ng direktor na nawala sa isip niya nang dahil sa kakaisip kay Gideon. Maya-maya pa nga ay dumating ang isang staff sa production team. Miss Nicole, maghanda na raw po kayo sa susunod na scene, sabi ni Direk. Tila robot namang sumunod si Nicole at nagtungo sa kwarto kung saan gaganapin ang eksena. Naabutan niyang nakahiga na si Gideon sa kama. Nicole, halika't practicein natin yung scene. Wika ng binata. Bago pa makaangal si Nicole, ay lumapit na si Robert sa pwesto niya at tiningnan sila ng kakaiba ni Gideon.
Kayo ah, acting lang ito. Huwag niyong totohanin. Tukso nito. Pwede naman kung papayag siya. Pagsakay ni Gideon sa biro na ikinangiti ni Nicole. Nang matauhan ay agad siyang sumimangot, ngunit napansin na pala siya ni Robert. Oh, tingnan mo't kinikilig na si Nicole sa'yo, Gideon. Hirit pa ni Robert. Nako, kayo talagang dalawa. Hindi na ako magtataka kung maging kayo after nating bumalik sa Manila. Or pwede ring before. Dagdag nitong biro. Nagkatinginan naman sina Nicole at Gideon na pareho ring napaiwas ng tingin sa isa't isa matapos mailang. Malabaw mangyari yung sinasabi mo, Kuya Robert. Ani Nicole para itago ang kabang nararamdaman. At bakit naman, Nicole? Kasi mag-asawa na kaya kami. Sabat naman ni Gideon. Napasipol naman si Robert at nakangising tinuro-turo si Gideon na tila natutuwa sa binitawan itong salita. Ikaw ah! Hirit pa nito bago tuluyang umalis na mag-umpisa na ang shooting. Pagdating naman ng tanghali ay nagmamadaling bumalik pa Manila sina Nicole at Gideon para umattend sa mall show. Habang nasa likod ng stage at pinapakilala ng host, ay bigla na lamang hinawakan ni Gideon ang kanyang kamay. Nagsimulang maghiyawan ng mga tao nang makita sila sa entablado at kasabay ng nakakabinging ingay ay sumasabay rin ang puso ni Nicole na bumibilis ang pintig. Hindi na nga niya kaya pang ipagsawalang bahala ang nararamdaman. Ang puso niyang namumuhi para sa binata ay tuluyan atang nagbukas at muli na namang magpapakatanga para sa binata. Masama bang pakaramdam mo? Bulong ni Gideon pagbaba nila ng stage. Hindi sumagot si Nicole at hinanap agad ng mga mata si Anna. Lumapit naman agad ito. Pwede ka ba magpadala ng ibang sasakyan na susundo sa atin pabalik sa Marilao? Ani Nicole. Bakit? May problema po ba, Miss Nicole? Basta Anna, ano? Magagawa mo ba? Naguguluhan naman itong tumangutango. Kukontak po ko nung pwedeng magdala ng sasakyan para sa atin. Anito sa kabahagyang lumayo. Naiwan siya kasama si Gideon na kunot ang noo. Anong problema, Nicole? Ba't ka mag-request ng ibang sasakyan kung pwede naman na sa sinakyan nating van? Hindi niya magawang tingnan ang binata at sagutin ang tanong nito. Hinding-hindi niya aaminin ang totoo kahit na anong mangyari. Kasi hodang saktan niya ang sarili, huwag lang muling masaktan kay Gideon. Ilang sandali pa ay bumalik si Anna. Miss Nicole, ang sabi ay papunta na raw ang sasakyan, pero masyadong traffic at baka abuti ng ilang oras bago makarating rito. Pahayag nito. Hindi tayo pwedeng magtagal at naeksena pa tayong dapat kunan, Nicole. Baka maggalit si Derek. Ani Gideon. Alam ko yon, pero ayaw kitang makasama sa sasakyan. Pag-amin niya. Napatiimbagang na lamang si Gideon at saka hinawakan ang braso niya. Kailangan nating mag-usap dalawa, Nicole. Anito sabay hila sa kanya palayo. Nagpumiglas naman si Nicole, ngunit talagang desidido si Gideon na marasolba ang problema. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Mahina ngunit may diin niyang sabi upang hindi makaagaw ng pansin sa ibang tao. Aminin mo nga sa akin kung bakit ka nagkakaganito, Nicole. Okay ka naman kanina, kaya ano to? Ayaw lang kitang makasama sa sasakyan, Gideon. Gets mo? At bakit nga? Anong nagawa kong mali, Nicole? Hindi siya sumagot at akmang lalampasan ng binata nang humarang ito. Hindi tayo aalis hanggat di mo sinasabi kung anong problema, Nicole. Kumibot ang labi niya at walang ano-ano ay hinampas sa dibdib si Gideon. Kasalanan mo tong lahat. Ikaw ang dahilan, kaya ako nagkakaganito, Gideon. Hinawakan nito ang kamay niya para pigilan. Sorry, Nicole. Kung ano man ang nagawa kong kasalanan, pasensya na. Sorry. Sorry. Please, patawarin mo na ako. Napatitig si Nicole sa mukha ng binata
at hindi na napigilan ang emosyong nararamdaman. Tuluyang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Agad naman siyang niyakap ni Gideon. I'm sorry. I'm really sorry, Nicole. Anito upang paggaanin ang kanyang loob. Gusto kita. Nagugustuhan ulit kita, Gideon. Pag-amin pa ni Nicole. Nanigas sa kinatatayuan si Gideon. Ulitin mo nga ulit ang sinabi mo? Anito na sinilip na ang kanyang muka. Humiwalay naman sa yakap si Nicole. Balikan na natin si Anna at kailangan pa nating bumalik sa Marilaw. Ulitin mo muna yung sinabi mo, Nicole. Bakit pa kung narinig mo naman ang malinaw, Gideon? At saka ito nilampasan para sana bumalik na nang bigla siyang hilahin nito sa braso. Mahal pa rin kita, Nicole. Sa kabila ng mga nangyari, ay ikaw pa rin. Pag-amin din ni Gideon. Oo, malaki ang nagawa kong kasalanan. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi yun nagbago mula noon hanggang ngayon. I still love you, Nicole. Please, hayaan mo akong makabawi. Hayaan mo akong patunayan na totoong mahal kita. Nagkatitigan ang dalawa. Matagal hanggang sa gumalaw si Gideon at hinaplos ang pisngi niya. Sa ginawang iyon ng binata ay ramdam ni Nicole ang sinseridad sa sinabi nito. Hanggang sa ang titig ni Gideon ay bumaba sa labi niya. Ang marahang aplos nito ay huminto at bahagyang dumiin. Pwede ba kitang halikan, Nicole? Napalunok naman ang dalaga. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Lalo na nang unti-unting lumalapit ang muka ni Gideon. Kaya pinili na lamang niyang kumikit at hintayang dumampi ang labi nito. Miss Nicole! Boses ni Anna sa hindi kalayuan ang nagpatinag sa kanila. Agad naman niyang naitulak palayo si Gideon. Miss Nicole, tumawag ang assistant ni Direk. Pinapatanong kung makakarating ba raw tayo sa tamang oras. Ani Anna nang makalapit sa dalawang artista. Ang mas mabuti pa sa van ko na kayo sumakay. Anna, tawagan mo ulit yung kinontak mo kanina. Sabihin mong wag nang tumuloy rito. Ani Gideon. Sinunod naman agad ni Anna ang utos ng binata. At habang hindi ito nakatingin, ay pasimpleng hinawakan ni Gideon ang kamay niya. Mauna na kaya tayo sa sasakyan. Anito sabay hila sa kanya. Nataranta naman si Nicole nang tingnan si Anna. Nakatingin kasi ito sa magkasalikop nilang kamay ni Gideon. Halata ang gulat sa muka at nakanganga pa talaga. Natakpan na lamang tuloy ni Nicole ang sariling muka dahil sa hiya. Dumating si Gideon at Nicole sa tamang oras at nagawang makapag-shoot ng eksena. Kasalukuyan silang nagbe-break nang lumapit si Mika. Gideon, pwede mo ba akong tulungan sa lines ko? Medyo nahihirapan kasi ako rito. Anito sabay pakita ng script. Dumapo agad ang tingin ng binata kay Nicole na nakataas ang kilay. Iwan ko muna kayo. Ani Nicole saka umalis. Sinundan naman niya ng tingin ng dalaga at hindi na napansin si Nika. Kay Carl ka na lang magpatulong, Nika. May kakabisaduhin din kasi kaming linya. Dahilan niya saka sinundan si Nicole. Nang maabutan ay hinawakan ni Gideon ang dalaga sa palapulsuhan. Sandali lang. Kailangan nating mag-usap, Nicole. Pwede bang wag muna ngayon, Gideon? May mga kasama tayo rito. At saka, gusto ko munang mag-focus sa trabaho bago ang ibang bagay. Okay. Pero pag-uusapan natin yung nangyari kanina, ha? Kailangan maging malinaw ang relasyon nating dalawa. Anya, saka ito pinakawalan. Ngunit hindi na nangyari ang planong pag-uusap nila. Hanggang kinaumagahan ay si Gideon muli ang nagluto ng almusal. Habang nasa hapagkainan ng lahat ng cast, ay si Nicole naman ang inaasikaso niya. Alin sa mga niluto ko ang gusto mong kainin, Nicole? Napapalakpak naman si Robert. Ayos, Gideon. Ganyan nga.
Dapat maagang dumiskarte para hindi abutan ang gabi. Biro nito na wala namang natawa. Sakto namang dumating si Janice at narinig ang sinabi ni Robert. Anong dumidiskarte si Gideon? Kanino? Sabay-sabay namang tumuro ang mga taong naroon kay Nicole na hiyang-hiya sa kinauupuan. Lumuwas lang ako sandali pa Manila, ay ito na ang maaabutan ko? Ani Janice na nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Wala namang masama roon kung pareho naman silang nagkakagustuhan, Janice. Katwiran ni Robert. Binaliwala ni Janice ang sinabi nito at hinarap ang binata. Mag-usap nga tayo sa labas, Gideon. Nang sapat na ang layo sa bahay ay deretsahan itong nagtanong. Kayo na ba ulit ni Nicole, Gideon? Napakamot naman siya sa ulo. Sa totoo lang eh, hindi pa namin napapag-usapan manager dya. Basta, bigla na lang kami nagkaaminan. Kumahistro ang tuwa sa mukha ni Janice. Mabuti naman kung ganun. Nagbunga na rin sa wakas ang pakikiusap mo sa management na ipare sa'yo si Nicole. Natataranta namang napalingon si Gideon sa bahay. Hinaan mo lang ang boses mo, manager dya. At baka marinig ka nila. Nakakahiya. Nahihiya ka pa sa lagay na yan? Pero hindi ka nahiyang halos maglupasay ka sa harap ng CEO. Makuha lang ang gusto mo. Ibang usapan naman kasi si Nicole, manager dya. Alam mo namang mahal na mahal ko siya, diba? At gusto kong makabawi sa mga kasalanan ko sa kanya. Tila naman nandiri si Janice sa sinabi niya. Mahal na mahal? Pero kung mag-away kayo, daig niyo pa ang aso't pusa. Tigilan mo nga ako, Gideon. Napangisi naman si Gideon. Diba nga, the more you hate, the more you love. Saka, ang taray-taray kasi ng alaga mo. Kaya hindi ko mapigilang mainis at pumatol. Napakamot naman sa may tenga si Janice. Oo na, mahal mo na akong mahal. Pero binabalaan kita, Gideon ha? Isang pagkakamali mo pat masaktan muli si Nicole ay makakatikim ka na talaga sa akin ng batok. Banta pa nito. Natuto na ako, manager dya. Hinding-hindi ko hahayaang mawala pa siya sa akin. Ayoko nang maglupasay sa harap ng mga CEO para lang maipares kay Nicole. Ang hirap-hirap pa naman niyang suyuin. Napapangiting tinapik-tapik ni Janice ang balikat niya. Alam kong may isang salita ka, kaya masaya ako para sa inyong dalawa ni Nicole. Pero nag-aalala ako, manager dya. Iniiwasan niya kasing pag-usapan kung anong meron sa amin. Kinakabahan tuloy ako. Paano kung umamin lang siya pero ayaw niya ng commitment? Kaya nga kinakailangan yung mag-usap na dalawa. O siya, tara na sa loob at nakikita kong sumisilip mula sa bintana si Robert. Curious marahil sa pinag-uusapan natin. Alam mo namang may pagkatsismosong lalaking yun. Pagbalik sa loob ng bahay ay tinginan ang lahat sa kanila ni Janice pero wala namang tanong hanggang sabay-sabay na silang kumain lahat. Sa huli ay nagkaroon ng pagkakataon si Gideon na makausap si Nicole. Dinala niya ito sa camper van kung saan makakapag-usap sila ng maayos. Pwede ba akong humingi ng isang pagkakataon? Kabado niyang tanong sa tahimik na dalaga. Alam kong hindi na maibabalik ang nakaraan at hindi ko na mababawi pa yung sakit na naramdaman mo doon, Nicole. Pero kung pagbibigyan mo lang ako, isang beses pa, gusto kong patunayan sa'yo na nagsisisi ako. Kinuha niya ang kamay ng dalaga sa kalumuhod sa harap nito. Kinakapalan ko ng mukha ko ngayon at ibinababa ang pride dahil hindi ko kayang mawala ka ng tuluyan sa akin, Nicole. Hindi ko kakayanin. Mahal na mahal kita. Sobra. Patuloy pa niya. Hindi mo naman kailangang lumuhod, Gideon. Wala naman akong pakailam kung lumuhod ako, umiga o maglambitin pa, Nicole. Basta para sa'yo, gagawin ko lahat. Ganun kita kamahal. Dumaan ang ilang segundong katahimikan. Nakatitig si Nicole sa kanya, ngunit walang bakas ng emosyon sa mga mata. Pakiramdam tuloy ni Gideon ay muli siyang mabibigo.
kung ano-ano ng senaryo ang pumapasok sa isip niya kasabay ng katakot-takot na kaba. Nanginginig ang kamay mo, Gideon. Punan ito. Kumibot ang labi ng binata. Akma siyang magsasalita, ngunit hindi niya nagawa nang tila nagbabara ang lalamunan niya sa sobrang kaba. Gideon. Ani Nicole. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Hoy, magsalita ka naman. Pinapakaba mo ko eh. I love you, Nicole. I still love you. Tayo na lang uli. Please, love me again. Ayun na lamang ang nasabi niya sabay yakap ng mahigpit sa dalaga. Isinubsob niya pa ang mukha sa balikat nito. Teka lang. Ani Nicole at tuluyang hindi na kontrol ang bigat ni Gideon. Natumba silang dalawa sa kama. Sorry. Ani Gideon saka ito tinulungang tumayo, ngunit hampas lang sa braso ang natamu niya mula rito. Ang bigat mo! Reklamo pa nito, ngunit natatawa naman. Oo na, I'll give you a chance. Isang beses lang, Gideon, dahil kapag... Hindi na nito natapos ang sasabihin nang yakapin ng muli ang dalaga. Sa tuwa ay nabuhat niya si Nicole at inikot-ikot sa ere. Napatili naman ito pero natawa rin sa kalaunan. Promise, hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo, Nicole. Bahagyang humupa ang tuwa sa mukha ng dalaga at napatanong. Matagal na itong bumabagabag sa isip ko. Pero, bakit mo nagawa yun, Gideon? Yung makipagpustahan sa mga kaibigan mo para mapaibig ako at mapasagot. Sandali siyang natigilan bago sumagot. Ang totoo ay hindi naman talaga ako ang hinamon nila ng pustahan. Yung isa kong kaibigan. Pero dahil nga gusto na kita noon pa man, ay hindi ako pumayag. Nag-volunteer ako, pero wala naman akong pakialam sa pustahan na yun. Ang ayoko lang ay mapunta ka sa maling tao. Ganun kita ka gusto noon pa man, Nicole. Matapos ang mahabang salaysay ay pagkaksyang natawa. Nakakatawa no? Ayaw kitang masaktan ng iba, pero ako pala mismo ang mananakit sa'yo. Ba't hindi mo agad sa akin sinabi, Gideon? Ang sungit mo kasi. Kada mag-i-explain ako, puro kasi gawat irap. Madalas mo rin akong iwasan. At kasalanan ko pa? Ani Nicole na nagtaas ng kilay sabay halukip-kip. Agad naman siyang naglambing at baka mauwi pa sa away ang pagkakaayos nila ngayon. Siyempre hindi. Kumbaga, sinasabi ko lang yung totoo, kaya huwag ka nang mainis. Please, kung alam mo lang kung gaano kita na miss, Nicole. Sumimangot ito pero ngumiti rin kalaunan. Hindi nagtagal ay bumalik si Nicole sa bahay. Ngunit bago ito tuluyang umalis ay niyakap muna ito ni Gideon ng mahigpit. Pag-alis ng dalaga ay mabilis tinakbo ni Gideon ang kama sabay talon. Tila mistulan siyang bata na nagpapagulong-gulong sa sobrang tuwa. Ngayon na lang ulit sumaya si Gideon ng ganito matapos nilang maghiwalay ni Nicole noon. Hindi niya akalain na ang dalaga pa rin pala ang magbibigay saya sa kanya. Nang sumunod pang mga araw, habang nasa kalagitnaan ng pag-aayos si Nicole, ay pumasok sa kwarto si Nika na may ngiti sa labi. May pinadala na naman si Mr. B sa'yo. Anito. Lumabas siya sa kwarto para kunin ang punpon ng bulaklak na araw-araw niyang natatanggap. Saktong pumasok sa bahay sina Carl at Robert. May bulaklak ka na naman mula kay Mr. B? Ani Carl. Mabagal ang manok natin. Mauunahan na yata. Hirit naman ni Robert na ang tinutukoy ay si Gideon. Walang ideya ang mga ito na galing mismo kay Gideon ang bulaklak. Mr. B ang alias na ginamit ito na ang ibig sabihin ay babe. Ayaw nilang maging sentro ng usapan kaya minabuti nilang ilihim muna ang kung anong meron sila. Tawagan nila ang babe noong sila pang ng binata. Babalik na ako sa kwarto. Anya sa dalawa. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng message mula kay Gideon na nais nitong makipagkita habang tulog na ang lahat.
Hindi tuloy naiwasan ni Nicole na mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit agad rin niyang sinaway ang sarili. Ano ba Nicole? Kung saan-saan na napupunta ang pag-iisip mo, eh makikita lang naman kayo. Kaya maghunos dili ka nga. At kinagabihan, gaya ng napag-usapan, habang tulog na ang lahat ay palihim na lumabas si Nicole sa bahay. Sakto namang nakaabang na pala sa may pinto si Gideon. Kanina ka pa? Tanong niya sa binata. Hindi naman. Tara, sa camper van tayo. Aya nito. Ha? Anong gagawin naman natin sa loob? Ani Nicole na lumilikot na naman ang isip. Manonood ng movie. Gusto sana kitang ayain sa sinehan. Kaso, masyado pa tayong abala sa trabaho. Kaya hanggang dito na lang muna ang magagawa ko. Kapag tapos ng shooting natin, babawi ako sa'yo. Ani to. Mas okay nga para sa akin ang ganito, Gideon. Pareho tayong artista kaya mahirap lumabas at baka dagsain pa tayo ng mga fans. Sabagay nga. Pero pwede ko namang gawa ng paraan. Pagpasok sa camper van ay nakahanda na ang laptop at ang panonoorin nilang dalawa. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay inaantok na si Nicole. Gusto mo na bang bumalik sa bahay, Nicole? Hinatid siya ni Gideon sa tapat ng bahay, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Sakalang niya naalala na sira nga pala ang doorknob. Kusang naglalaki yon at sa loob lang pwedeng buksan. Hala, hindi pa nga pala napalitan yung doorknob. Hindi ko pa naman dala ang susi, kaya hindi ako makakapasok sa loob. Patay na. Paano to ngayon? Nakakahiya namang mga tok. Siguradong tulugan na silang lahat. Kausap ni Nicole sa sarili. Nais mang tumulong ni Gideon ngunit wala rin itong susi ng bahay. Hindi rin nila gustong gisingin ang mga kasamahang natutulog na sa loob. At baka mabistong na niligaw ang binata sa kanya at maging tampulan pa ng tukso sa set. Ano kaya kung sa camper van ka nalang matulog? Kaysa maghantay rito hanggang umaga. Gigisingin na lang kita kapag maliwanag na. Mungkahi ni Gideon. You mean, matutulog ako sa kama mo? Paano ka? Anya. Sa upuan na lang ako, Nicole. Na-adjust naman yun at pwede rin gawing higaan. Siyempre, hindi siya pumayag sa ganoon. Ito ang may-ari ng kama kaya dapat ito ang hihiga roon at matutulog. Kung ayos lang sa'yo, Nicole, gusto mo bang tabi na lang tayo sa kama? Promise, wala akong gagawing masama sa'yo. Alam ko naman yun, Gideon. Kaya nga kita nagustuhan dahil you always ask for my permission. Malaki ang respeto mo sa akin. Napangiti naman ang binata sa kadali-daling inayos ang kama para sa kanilang dalawa. Nang mahiga ay hindi naiwasan ni Nicole na makaramdam ng kaba. Katabi niya si Gideon sa kama at ramdam niya ang init ng katawan nito sa ilalim ng kumot. Ilang sandali pa ay gumalaw ito. Parang hindi yata ako makakatulog nito, Nicole. Bakit naman? Kinakabahan kasi ako. Hindi ko naisip na makakasama kita ngayon at katabi pa sa kama. Anito. Bahagya siyang natawa nang pareho lang pala sila ng nararamdaman ni Gideon. Magkwento ka at baka sakaling marelax ka pagkatapos. At ganun nga ang ginawa ni Gideon. Nagkwento ito nang nagkwento hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras at parehong nakatulog ng magkayakap. Pagmulat ng mata ni Nicole ay mataas na ang araw. Dali-dali niyang tiningnan ang oras at nakitang pasado alas 7 na ng umaga. Ginising niya agad si Gideon. Hindi tumunog ang alarm clock. Anya saka nagmamadaling lumabas ng camper van para lang makita ng mga kasamahan na nasa labas ng bahay. Awkward na napangiti si Nicole kay Carl at sa ilang staff ng production team. Good morning. Asiwa niyang bati sa mga ito. Parang gusto na niyang magpakain sa lupa sa lapis na kahihiyan. Alam niyang iba ang takbo ng isip ng mga kasama niya habang nakatingin sa kanya. Sandali lang, Nicole. Naiwan mo yung tsinelas mo dito.
Nabitin sa ere ang salita ni Gideon nang makitang marami ang nakatingin sa kanila. Sakto namang dumating si Janice at maging ang direktor upang mag-usisa sa nangyayari. Anong meron? Nicole, anong ginagawa mo riyan? Wala ka na raw sa kwarto pagising ni Nika. Care to explain? Ani Janice. Kaya sa halip na almusal ay katakot-takot na pagpapaliwanag ang inihain nila sa mga kasamahan. Todo paliwanag si Gideon kung ano ang totoong nangyari kagabi. Walang nangyari sa inyo? Mapagdudang tanong ni Janice sa dalawa. Manager dyan naman. Ani Nicole. Nalak nga ako kagabi. Nahihiya naman akong mangatok dahil alam kong lahat kayo ay pagod at nagpapahinga na. Ba't di ka tumawag kay Ana or sa akin? Dala mo naman ang cellphone mo. Usisa nito. Hindi siya nakapagsalita. Maging si Gideon ay natameme. Aminin niyo nga, kayo na bang dalawa? Ani Janice na matalimang tingin. Eh, hindi pa po. Naliligaw pa lang siya. Magkasabay na sabi ni Gideon at Nicole. Nagliligawan pero nakikitulog na sa camper van? Tila nanunoksong komento ni Janice. Manager Ja? Hiyang-hiya na ani Nicole. Ang mga kasamahang nakikusyoso ay napasinghap. Habang si Robert ay todo palakpak at tuwang-tuwa kay Gideon. Naging tampulan tuloy sila ng tukso ng araw na iyon hanggang sa matapos nila ang shoot. Bago matapos ang buwan ay nagbalik na pa Manila ang buong production team at cast. Matapos ang shooting sa Marilao na mahigit isang buwan din nilang ginawa. Tuloy-tuloy naman ang pasok ng trabaho at ilang endorsement kay Gideon, habang si Nicole naman ay abala sa pagmamodelo. Kahit busy ay hindi nakakalimutan ng dalawa na magkita at maglaan ng oras sa isa't isa. At hindi nga nagtagal, sinagot na ni Nicole si Gideon. Pinaalam nila sa pamilya at ilang malalapit na mga kaibigan ang relasyon nila. At natutuwa naman ang mga ito na muli silang nagkabalikan, maliban kay Rachel. Isang araw matapos si makapag-meeting para sa i-endorse na product, ay nadatnan ni Gideon ang kaibigan sa labas ng kanyang kondo. Anong ginagawa mo rito, Rachel? Naisip ko lang na dumaan. Matagal na tayong hindi nakakapag-usap eh. Kamusta? Sorry, busy lang sa trabaho. Busy sa trabaho? Okay, Nicole. Ani Rachel. Agad na puna ni Gideon ang disgusto sa tono ng boses nito. May problema ba, Rachel? Anya sa kabinuksan ng pinto at inalok itong pumasok sa loob para makapag-usap sila ng maayos. Hindi ko lang magets kung ba't kayo nagkabalikan ni Nicole. Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa'yo, Gideon? Kinalimutan ko na yun, Rachel. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Saka kasalanan ko naman kaya nangyari ang mga bagay na yun. No, Gideon. Kahit kasalanan mo pa ang lahat, hindi niya dapat ginawa yun sa'yo. At nakipagbalikan ka pa sa kabila ng lahat. Paano na lang kung gawin niya ulit yun? Napabuntong hininga si Gideon. Problema ko na yun, Rachel. You do not need to worry about it. Concern lang ako sa'yo, Gideon, dahil kaibigan mo ko. At kaibigan mo rin si Nicole. Kaya dapat nga maging masaya ka para sa amin. Anya sa dalaga at muling napabuntong hininga. Ang mas mabuti pa ay umalis ka na at gusto kong magpahinga. And please, Rachel, ito na sana ang huling beses na pag-uusapan natin to. Mahal ko si Nicole at hindi na yun mababago pa. Humihistro ang galit sa mga mata ni Rachel. Okay, fine. Kung yan ang gusto mo. Pero binabalaan kita, Gideon. Cheater is always a cheater. Anito sa katuluyang umalis. Sa kabila ng pagtatalong nangyari sa kanila ni Rachel, ay hindi niya kailanman sinabi kay Nicole ang nangyari. Ayaw niyang mag-iba ang relasyon ng dalawang magkaibigan. Ngunit hindi nagtagal ay kinausap siya ni Nicole tungkol sa kaibigan nila nang dumalaw siya sa apartment nito. Nakakausap mo ba si Rachel? Tanong ng nobya. Hindi masyado. Bakit?
Lately kasi eh, hindi na siya nagre-reply sa mga text ko. At kinakancel niya ang tawag ko. Naninibago lang ako. Hindi naman siya ganun dati. Baka busy lang yung tao. Anig Gideon at iniba ang usapan. This weekend ba may gagawin ka? Saglit pa na napaisip si Nicole. Parang wala naman pero tatanungin ko muna si Anna. Kung wala, magbatangas tayo? Para hindi lang puro bahay. Sige ba, tapos magmamask at cup tayo para hindi makilala. Tila nai-excite na sabi ni Nicole. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang mga plano nitong gawin kapag natuloy sila sa weekend. Habang nagkukwento si Nicole ay hindi mawala-wala ang ngiti sa labi nito, kaya napatitig si Gideon sa mukha nito. Bakit? Tanong nito nang mapansin ang titig niya. Nailing naman si Gideon na ayaw pang sabihin ang dahilan, pero dahil kinukulit siya ng nobya ay umamin na rin siya. Ang cute-cute mo kasing tingnan. Nakakagigil ka. Anya na pinisil-pisil pa nga ang pisngi ng dalaga. Sa halip na mainis ay napahagikik lang si Nicole, saka hinawakan ang magkabilang pisngi ni Gideon. Kasabay ng pagnguso ng dalaga ang pagkabigbigla sa kanyang ulo para madampian ng halik sa labi. Mas cute ka, lalo na kapag binibigla. Ani Nicole. Isa pa nga babe. Hirit naman niya. Nanliit ang mga mata ni Nicole pero ngumuso rin ulit at hinintayin na siya na mismo ang kusang humalik. Pero hindi sapat para kay Gideon ang dampi lang sa labi. Gusto niya ng malalim at mainit na halik. Una siyang humaplo sa pisngi ng nobya, patungo sa batok nito, saka niya siniil ng halik sa labi si Nicole. Nabigla man ang una si Nicole ay agad rin itong tumugon. Ipinulupot pa ang dalawang braso sa batok ni Gideon. Unti-unti silang nilalamon ang init na nararamdaman hanggang sa kusa na rin silang tumigil at hingal na nagtitigan. I want more. Can we? Pag-amin ni Gideon at naghintay ng sagot nito kahit pa nanginginig na siya sa pananabik. Nang tumango si Nicole ay wala na siyang sinayang na oras at agad itong binuhat patungo sa kwarto. Nang gabing iyon ay pinadama ni Gideon ang pagmamahal niya para kay Nicole. At habang mahimbing ang tulog nito sa kanyang bisig, ay paulit-ulit niyang ibinubulong ang salitang mahal na mahal kita sa dalaga. Ngunit sadya nga yatang sa isang relasyon ay hindi lang puro saya ang maaaring mangyari. Dahil muli na namang sinubok ang pagmamahalan nilang dalawa ni Gideon. Kalat na kalat sa social media ang isang video clip na may caption na cheater, kung saan makikita si Nicole na nasa loob ng isang bar. Umiinom ng alak nang may lumapit na isang hindi kilalang lalaki at hinalikan ang dalaga. Pagkatapos ay naging magulo na ang kuha at tila may sumigaw pa, hanggang sa naputol bigla ang video. Dahil sa mabilis na pagkalat ng video sa social media, ay nagdagsaan ng mga journalist at reporter na nais kunan ng panayam si Nicole. Gusto niyang magpaliwanag na hindi siya ang nasa video. Ngunit malinaw na malinaw ang kuha. Walang duda na siya ang babae sa video. Pinayuhan naman si Nicole ng management na mag-lie low muna pansamantala habang inaayos ang gulo. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil isa-isang nagka-cancel ang ilang proyekto na kabilang siya lalo na sa larangan ng pagmomodelo. Pero ang masigit na inaalala ni Nicole ay si Gideon, kung ano ang reaksyon nito sa naturang video. Hindi ka naman siguro naniniwala sa kumakalat na video, hindi ba? Anya sa nobyo. Oo naman. Anitong hindi makatingin sa dalaga. Talaga ba, Gideon? Kung ganun, eh ba't hindi mo man lang ako magawang tingnan sa mga mata? Hindi sa ganun, babe. Siyempre, naniniwala akong hindi ikaw yung nasa video. Nagsisinungaling ka, Gideon. Kitang-kita sa mga mata mong naniniwala ka talaga na ako yung nasa video. Anyang nagtaas ng boses. Hindi ko alam kung anong kailangan ng tao nag-upload ng video. Pero sinasabi ko sa'yo, babe, hindi ako yun. Tama na, Nicole.
hindi mo kailangan magtaas ng boses. Kasi sinasaktan mo ko, Gideon. Nasasaktan akong naniniwala ka sa paninira ng taong may gawa nito. Nasasaktan din ako, Nicole. Dahil nandun ako ng gabing nasa barka at may kasamang iba. Kitang-kita ko ang ginawang paghalik ng lalaking yun sa'yo. Pag-amin ni Gideon, umiling-iling si Nicole. Imposible. Hindi ko natatandaan ang gabing yun sa bar. Napaiwas ng tingin si Gideon at nagkwento. Nangyari yon ilang araw na ang lumipas matapos mong malaman na pinagpustahan ka namin, Nicole. Gusto ko makipag-ayos sa'yo at sabihin ang totoo. Pero yun ang naabutan kong tagpo sa bar. Bakas ng kalituhan sa mukha ni Nicole dahil naguguluhan talaga siya. Ang sinasabi mo ba, Gideon, na nakipaghalikan ako sa iba? Pero hindi ko yung ginawa. Hiyaw pa niya. Kasama mo nun si Rachel. Siya mismo ang tumawag sa akin dahil nga naglalasing ka. Ani, Gideon. Tuluyang nanghina ang tuhod ni Nicole at napaupo sa sahig. Ang natatandaan ko lang ay naglasing kami sa bahay at hindi sa bar. Kaya babe, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko yun magagawa. Iyak niyang nakatingala kay Gideon. Natatandaan mo bang nasangkot ako sa gulo noon? Dahil yun sa sinuntok ko yung lalaking humalik sa'yo. Pag-amin pa ni Gideon. Kung ganun, eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Ba't mo nalihimang lahat? Saka, bakit wala akong matandaan? Dahil ayoko ng maungkat pang nakaraan, Nicole. Oo, aaminin ko nasaktan ako nang makitang may iba kang kasama. Pero lasing ka nun, babe. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kaya marahil wala kang maalala. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Nicole ng mga sandaling iyon. Sakit, takot at pagsisisi. Nasasaktan siyang isipin na nagawa niya ang mga bagay na iyon sa harap ni Gideon dahil lang sa nasaktan siya nito. I'm sorry. I'm really sorry. Anyang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Lumuhod naman si Gideon at niyakap siya ng mahigpit. Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan, Nicole. Ang ngayon ang mas importante. Kailangan nating malagpasan ang pagsubok na to, okay babe? Anito. Mas lalong naiyak si Nicole. Hindi niya akalaing sa kabila ng lahat ay nanatili pa rin sa kanyang tabi si Gideon. Gagawa ko ng paraan para hindi ka na masaktan pa. Kaya huwag ka na mag-alala, Nicole. Patuloy pa nito. Ibinaon ni Nicole ang mukha sa dibdib ni Gideon at humagulgol sa bisig nito. Ni sa hinuha ay hindi niya kailanman naisip na may isang kagaya ni Gideon na mamahalin siya ng buong buo sa kabila ng nagawang pagkakamali. Pakiramdam ni Nicole ay hindi siya nararapat kay Gideon, na hindi sapat ang pinapakita niyang pagmamahal sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Oo nga at halik lamang iyon sa ibang lalaki. Pero alam niyang malaki ang epekto noon kay Gideon. Nang gabi ring iyon ay nakatulog si Nicole dahil sa kakaiyak. Mugtuman ang mga mata at namumula ang muka ay nanatiling maamo at maganda ang dalaga sa paningin ni Gideon. Matapos niyang maiayos ang kumot sa katawan ng nobya ay tinawagan niya ang management upang matulungan siya. Kailangan niyang gumawa ng aksyon at mahanap ang taong may kagagawa ng pagkalat ng video. Nag-hired pa si Gideon ng private investigator para lang mahanap ang salarin. Ngunit sa lahat ng taong pwedeng maging sanhi ng gulong nangyayari, ay hindi niya kailanman naisip na si Rachel pala ang may kagagawan. Kaya agad niya itong pinuntahan sa tinutuluyan nitong apartment. Ngiti agad ni Rachel ang sumalubong sa kanya. Akala ko talaga yung nagbibiro ka lang nang sabihin mong bibisita ka, Gideon. Anong gusto mong inumin? Nag-bakery na ako ng cookies. Gusto mo ba? Anito. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Gideon bago magsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rachel. Anong dahilan mo para ma-post sa social media ang video na matagal nang nangyari? Sinadya mo bang kulang si Nicole ng gabing yun para magamit mo ngayon? Bakit, Rachel? Hindi ko maintindihan.
Natigilan ito at hindi makuhang tumingin sa kanya. Ngunit ilang sandali pa ay matapang siya nitong tinitigan sa mga mata. Dahilan ba, Gideon? Gusto mo ng malinaw na dahilan mula sa akin? Ikaw. Ikaw ang rason kung bakit ko yun nagawa kay Nicole. Dahil manhid ka. Hindi mo makitang mahal kita. Nagkakamali ka kung yun ang akala mo, Rachel. Matagal ko nang alam ang nararamdaman mo para sa akin. Pero hanggang kaibigan lang ang mabibigay ko sa'yo. Wala nang ihigit pa ron. Bahagyang nabigla ang dalaga sa sinabi niya. Matagal mo na palang alam, pero binali mula mo pa rin ako. Ang sama mo, Gideon! Anong gusto mong gawin ko? Ang pilitin ang sariling gustuhin ka kahit yung iba naman ang tinitibok ng puso ko? Hindi ganun yun, Rachel. Alam mong hindi natuturuan ang puso. Sa galit nito ay tinulak-tulak siya palabas ng apartment. Umalis ka na! Sisiguraduhin kong hindi kayo magiging masaya ni Nicole! Banta pa nito. Sige lang, Rachel. Dahil sisiguraduhin ko rin hindi ka magtatagumpay. Anya bago tuluyang umalis. Labagman sa kalooban ni Gideon ay kailangan niyang gumawa ng aksyon para masigurong matitigil na si Rachel sa ginagawa nito. Lumapit siya sa mga otoridad at sa tulong ng management ay nakasuhan nila ito ng defamation. Bagamat bailable ang kaso ay posible pa itong mabago, lalo pa at nahanap nila ang lalaking involved sa video. Inamin itong si Rachel ang nag-utos na halikan ang noon ay lasing at wala na sa wisyong si Nicole. Sa ginawang pag-amin ng lalaki ay nakasuhan din ito ng sexual assault. Samantalang si Nicole ay labis na nasaktan nang malaman ang ginawa ni Rachel. Bakit mo nagawa sa akin to, Rachel? Sumbat ni Nicole sa kaibigan na magkaharap sila sa police station. Ngunit na natiling tahimik si Rachel at ayaw magsalita. Lalo pa at nagdagsa ng mga journalist at reporter na gusto itong kunan ng panayam. Nalagay pa ito sa balita kaya hindi nakatakatakang matapos magbayad ng piyansa ay umalis ito ng bansa. Tuluyan na nitong pinutol ang komunikasyon sa dalawa. Samantalang naglabas naman ang statement and management ukol sa naturang iskandalong kinasangkutan ni Nicole. Naging malinaw sa lahat na naging biktima lamang ang babae ng frame-up. May ilan namang journalist ang nag-usisa sa tunay ni relasyon ni Gideon at Nicole, lalo pa at gumawa talaga si Gideon ng paraan para malinis ang pangalan ng dalaga. Ngunit na natiling tikom ang bibig nilang dalawa ni Nicole dahil para sa kanila ay hindi pa tamang oras para aminin sa publiko ang totoo. Nais nilang sulitin ang oras na magkasama na walang ibang iniisip na ibang tao. Lumabas at pumasya sa iba't ibang lugar kapag may pagkakataon. Kaya isang araw ay nagtanong si Gideon, "Matutuloy ba tayo sa Palawan, babe?" Anya kay Nicole. Biglaan kasing na-move ang schedule ni Nicole sa dadaluhang fashion show sa Paris. Ang balik nito ay sa mismong araw na magbabakasyon dapat sila sa Palawan. "Sorry, babe, pero hindi ko rin sigurado eh. Hopefully, makabalik agad ako." Anito. "Okay. Mag-iingat ka ron, Nicole. Mamimiss kita." "Mamimiss din kita." Anito na ginawaran siya ng halik sa labi. Ngunit agad na niya itong binuhat. "Ilang araw kang mawawala, pero kiss lang ang iiwan mo sa akin." Anyang may halong tampo sa nobya. "Sinabi ko ba?" Ani Nicole na tuluyang lumawak ang ngiti. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Gideon at agad dinala sa kama ang nobya. "Sisiguraduhin kong wala kang ibang gagawin sa eroplano, kundi ang matulog." Anya na hinalikan na ito sa leeg. Nakiliti at napahigik-hik pa si Nicole sa nagawa niya. "Wag po." Tukso naman ito bago tuluyang maglapat ang kanilang labi para sa isang mainit at malalim na halik. Natuloy ang bakasyon nila sa Palawan kahit pa na-rebook ang flight. Nasa hotel na sila nang makatanggap ng tawag si Gideon. "Ano sabi mo?" Anito sa kausap sa kabilang linya.
Ilang sandali pa ay problemadong tinapos ng binata ang tawag. Anong problema, Gideon? Pinapabalik ako sa Manila, Nicole. May kailangang ishoot na eksena sa dramang kinabibilangan ko. Ha? Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang gawin? Nagkamali yung staff sa pagibigay ng araw na kukunan yung eksena. Nandun na sa set ang lahat ng cast na kasama sa scene. At hindi pwedeng ipagpaliban dahil magiging conflict na rin sa schedule nila. Pahayag nito. So, paano? Balik na lang tayo sa Manila? Anyang may himig ng lungkot sa boses. Labag naman sa loob ay tumango si Gideon. Pero habang nag-iimpake ng gamit, ay may nahulog si Gideon na maliit na box. Sandali lang, Nicole! Taranta nitong sabi. Ngunit pinulot agad iyon ng dalaga at binuksan. Tumambad sa kanya ang isang magandang diamond ring. Ano to, Gideon? Para sa akin ba to? Natigilan naman ang binata at kalaunan ay napatango. Ang totoo ay magpo-propose na sana ako ngayong nandito tayo sa Palawan. Pero ito nga't nagka-aberya pa. Pag-amin ito. Napasinghap si Nicole at nanginginig ang kamay na kinuha ang singsing sa box. Napatingin siya kay Gideon. Oh, mag-propose ka na. Utos niya sa binata matapos ibigay rito ang singsing. Ha? Naguluhan naman si Gideon. Wala akong pakailam kung magunaw pa ang mundo basta mag-propose ka ngayon sa akin, Gideon. Sige na, bago pa magbago ang isip ko. May trabaho ka pa naghihintay, di ba? Pero Nicole, gusto kong espesyal ang gagawin ko. Yung maganda sana ang... Hindi na mahalaga sa akin kung espesyal ba ang gagawin mo o hindi. Ang importante ay ang makasal sa'yo, Gideon. Kaya lumhod ka na at magtanong tapos isuot mo sa akin ang singsing. Utos niyang muli na sinunod naman ito. Okay, okay. Ito na po, babe. Alam mong mahal na mahal kita, di ba? Hay, ang dami namang sinasabi, Gideon. Natatawang putol ni Nicole sa sinasabi ng nobyo. Sige na nga. Napahaplos sa batok ang lalaki. Nicole, babe, will you marry me? Oo naman, magpapakasal tayo, babe. Sinalubong niya ng halik at mahigpit na yakap si Gideon pagtayo nito at pagkasuot ng singsing sa kanyang daliri. Maya-maya pa ay kinuha ni Nicole ang cellphone. Sandali lang, Gideon, at ipapaalam ko muna sa pamilya ko na engaged na tayo. Alam na nila, Nicole. Pati ang management ay sinabihan ko rin. Masaya nga sila para sa atin. At naghahanda ng maglabas ng statement sa oras na ipaalam natin sa publiko na engaged na tayo. Natuwa naman si Nicole at agad ng selfie. Ipopost ko agad to. Agad niyang ipinapakita ang suot na engagement ring sa camera. Ilang sandali pa ay bigla siyang naiyak nang mag-sink in sa kanya ang lahat. Bakit, Nicole? Nag-aalala lang tanong nito. Napatingin naman siya rito. I love you, Gideon. Anya saka ito muling niyakap ng mahigpit. I love you more, baby. Thanks for loving me again. Dahil hindi naman nawala yun kailanman. Talaga? Tumango si Nicole at ngumiti ng matamis. Salamat sa pagtitiyaga sa ugali ko. Hindi ka sumuko na suyuin ako hanggang bumigay na naman ang puso ko sa'yo. Meant to be talaga tayo. Pangako na hindi ko nahahayaang magkawalay pa tayo. Dapat lang, dahil baka last chance na natin to. Niyakap siya ni Gideon ng mahigpit at naghinang ang kanilang mga labi. Pagbalik sa Manila ay sunod-sunod ang nais silang kunan ng panayam matapos maglabas ng statement tungkol sa kanilang engagement. Marami ang natuwa at meron ding nagsasabing hindi sila magtatagal ni Gideon. Dahil sa mundong ginagalawan nila, hindi na bago ang magkasintahang nai-engaged o hindi kaya ay naikasal na, ngunit kalaunan ay maghihiwalay. Ngunit walang pakailam si Nicole sa sasabihin ng iba. Dahil kayang-kaya nilang patunayan ni Gideon sa lahat na matatag ang kanilang relasyon. Makalipas lang ang isang taon ay nagpakasal sila ni Gideon
at biniyayaan sila ng tatlong anak sa loob ng 5 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Para kay Nicole, ang love story nilang dalawa ni Gideon ay maihahalin tulad niya sa isang pelikula. Malungkot at mapait man ang daloy ng kwento sa umpisa, ay magtatapos pa rin ito sa isang maganda at masayang wakas. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.